Para naman sa mga balita tungkol sa astronomiya, asahan ang lunar updates natin ang moonrise 7:05 PM habang ang moonset naman ay 6:24 ng umaga. Ngayong Holy Week, isang tradisyon na rin ng mga Katoliko ang hindi pagkain ng karne. Good news dahil alam niyo bang pwedeng-pwede kayo makapaghain ng masarap na dish nang hindi gumagamit ng meat? Napaka-healthy nito kaya ilista na ang ingredients nitong cholesterol-free meal. Pagdating sa kainan, tayong mga Pinoy talagang palaban. Pero dapat maging mapili sa pagkain lalo na't ayon sa Food and Nutrition Research Institute, isa sa tatlong Pinoy ang may mataas na cholesterol level, bagay na hindi dapat ibaliwala. Pero paano nga ba natin masusolusyunan ang lumalalang problema sa kalusugan kung bahagi na ng kultura nating mga Pinoy ang hilig sa pagkain? Para tulungan tayong makapagluto ng cholesterol-free meal, kasama ko ngayon si Chef Karina Lawan Pamitana. Bukod sa pagiging mommy, isa rin siyang businesswoman at accountant. Good morning, Chef Kai, and welcome dito sa Panahon TV. Chef, sa tingin mo ba pwede tayong makapagluto ng pagkain na yummy and healthy at the same time? Yes, good morning, Amor, and good morning sa lahat ng audience ng Panahon TV. Yes, of course, makakapagluto tayo ng low cholesterol, low budget, and mabilis na lutuin na dish for our audience. Ang lulutuin natin for today is a no-meat pasta dish. That itatawag natin dito is the one-pot wonder basil tomato pasta. So medyo mahaba siya, pero sobrang wonderful nitong dish natin for today. So gaano ba ka-healthy itong wonder pasta na ating lulutuin na to? Oo nga, gaya nga nung sinabi ko sa iyo kanina, so no meat siya. Wala tayong gagamiting meat. As in, wala. Wala talaga. Pero ang gagamitin natin is more on vegetable. Of course, our pasta, tomato, which is good for the heart, onions, garlic, oregano leaves, olive oil, bunch ng basil, parmesan cheese and parsley. So, sobrang dali nito. Actually, favorite to nung baby ko. Kahit gulay siya. Kasi hindi nila malalasahan yung gulay. Pero, nandun pa rin yung sarap ng pasta na hinahanap-hanap ng mga bata. Siyempre, pag mga bata, mahilig yan sa spaghetti, ganyan. So, dalagit lang natin ng konting twist. So, tamang-tama doon sa mga bata na hindi mahilig sa gulay. Hindi naman pala malalasahan yung gulay. So, ayan, start na natin. Paano ba yung first step? One pot lang to. Unahin natin yung water. So, here's the 4 cups of water. Unahin natin yung pasta. Tomato. Pwede tayong gumamit nung in-can. Pwede din tayong gumamit nung fresh. And then, lagay natin yung garlic. So, next one is the onion. So, yung bunch ng basil natin, lagay na natin siya. So, i-boil lang natin siya ng 10 minutes. I-check lang natin yung pasta natin kung al dente na ba siya. Al dente, ibig sabihin hindi siya matigas, hindi rin siya malambot or yung malabsa. Para hindi dumikit sa pot, so haluin natin siya pa ibabaw. Another 5 minutes and then luto na yung ating dish. Oh, let's check, Amor. Mukhang luto na yung niluluto natin. Yes. Ayan! Okay na siya. Ayan, Chef. Napakadali lang pala talaga gawin nito, no? Nilagay-lagay mo lang yung mga ingredients, pinagsama-sama. And then, ito na yung ating healthy pasta dish. So, this is it. So, Chef, tikman na natin. Okay. Mmm.
Kita nyo naman, pwede pala tayo makapaghanda ng pagkain na easy and affordable. So thank you so much, Chef Kai, sa iyong pag-share ng iyong recipe. At napakasarap nga ng pasta dish na ito. No meat, so ibig sabihin napaka-healthy. And sana next time marami ka pang maituro sa amin na dish na healthy and syempre affordable at napakadali ng gawin. Halos 10 minutes lang tayo nakapagluto at eto, napakasarap ng ating finished product. So thank you so much again. Nag-enjoy ako sa ating pagluluto. Lagi natin tatandaan na maski ang mga Pilipino ay palaban sa pagkainan, ang ating mga kinakain dapat pinag-iisipan. Ako si Amor La Rosa para sa Panahon TV. Para naman sa lahat na nakaplano ng magsimba o mamasyal, alamin muna natin ang lagay ng panahon sa mga piling lungsod ng bansa. Dito sa Cabanatuan City kahapon dito na itala ang pinakamataas na temperatura. Paghandaan din ang mainit at maalinsangang lagay ng panahon para sa araw na ito dahil inaasahang aabot ang temperatura sa 36 degrees Celsius. Magandang lagay ng panahon din naman ang mararanasan sa Kalayaan Islands, gayon din sa Calapan at para naman sa mga uwi dito sa Dumaguete at sa Rojas, sulitin din ang good weather condition. Kaakiba rito yung temperatura na papalo sa 32 degrees Celsius. Para naman sa Catbalogan, dito rin sa mga kababayan natin sa General Santos, sa Tagbilaran, sa Surigao at sa Dipolog, pangkalahatang maaliwalas na panahon ng iiral. Ibig sabihin nito, magpapakita si haring araw sa umaga hanggang sa tanghali, ngunit pagdating sa hapon o sa gabi may mga tsansa pa rin nung pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Ready na ba talaga kayo sa matinding init? Bago ang pamamasyal, narito muna ang ilan naming paalala. Kakambal na ng mainit na panahon ang iba't ibang sakit, kaya naman para makaiwas sa mga epekto ng tag-init, narito ang ilang tips. Huwag pababayaang walang kasama ang mga bata sa loob ng nakaparadang sasakyan. Sumilong sa malilim na lugar. Maging handa sa lagay ng panahon, kaya naman i-download na ang Panahon TV mobile app. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig. Gumamit ng sunblock at magsuot ng light-colored clothes dahil mas kakaunting init ang naaabsorb ng mga ito. Tandaan na sa pabago-bagong lagay ng panahon, kaalaman ay kailangan. Bye.